Okay, so hello guys. Ngayon, itong lesson is about Adobe Illustrator. Okay, pero bago tayo magsimula sa lahat ng mga gagawin natin, ng mga artworks, logo, whatever, or graphic designs, okay, tour muna kayo sa interface ng Adobe Illustrator. Okay, pabilis lang. Ano ba ang Adobe Illustrator? Okay, Adobe Illustrator, ginagamit siya ng mga artists, designers, okay, para makagawa ng scalable vector artworks. Okay, ano ba ang vector artworks? Ito yung mga parang calculated siya, mathematically, tapos hindi siya nababasag kahit anong zoom in nyo. Okay, sample lang, ayan. Unlike ni Photoshop, nagpipixelate na siya kasi raster siya, okay? So, raster and vector. So, ngayon, Adobe Illustrator is focus on vector works, okay? So, yan. Marami kayong magagawa kay Adobe Illustrator, from logos, video titles, illustrations, and sobrang dami. Kahit mga typography nyo, magagawa nyo dito. Okay? So, game. Mga basics muna. Kasi kailangan natin ito madaanan para mas madali natin manavigate yung interface ni Adobe Illustrator at paano paggamit ng mga tools niya. Madali natin mahanap yun. Okay. So, una, itong lahat na to, itinatawag natin itong workspace. Yan. Workspace yan. Nandito yung mga tools nyo. Yan. Workspace yan, buong kabuuan na yan. Okay. So, pwede nyo magalaw yan. Kunwari, dito. Workspace, tapos bahala kayo. Ako, nag-save ako ng sarili kong workspace na. Meron na akong sariling workspace. Pwede nyo rin gawin yun. So, window, workspace, yan. Essentials Classic lang tayo. Basic. Or pwede nyo makita dito, Essentials or Essentials Classic. Okay? Yan. Babalik lang yan dyan. So, lalabas. So, itong nasa side na to, ito, yung kabuuan na yan, ang tawag dyan, syempre, toolbar. Okay? Tools panel yan. Nandyan lahat ng mga tools na kailangan nyo. Okay, dadaanan din natin yan. Pero, ito muna. So, itong taas na to, yan. Ito, may mga stroke. Kunwari, dahil nakapindot ako sa direction tool lang. Tawag dyan ay control panel. So, meron din yan sa Photoshop. Okay, so, meron silang malapit na resemblance talaga. Si Photoshop pati si Illustrator. Okay? So, yan. Next natin. Sample lang natin. So, control panels yan, ha? Ayun, nasa taas. Ito, nasa taas. Okay? Tapos, ito naman ay itinatawag natin itong may text, document window. Okay? Paano gumawa ng panibagong document o panibagong canvas natin? So, or panibagong artboard. Mag-new lang kayo. So, ayan. So, dito title. Pwede nyo titlean. Hello. Title. Okay? Tapos, pixels. Makikita nyo dito. So, pag bago yung Illustrator nyo, may iba siyang interface. Ako, binalik ko lang sa luma. Para dun sa mga luma din na gumagamit na Illustrator. Okay? Pero, ganyan lang din makikita nyo dyan. So, hindi siya katulad ni Photoshop na nagtatanong ng resolution nyo. Ang tinatanong dito, raster effect. Okay? Para pag magre-render na kayo ng JPEG, ng PNG, yan yun. Pero, tatanong niya lang RGB, CMYK, okay? So, yan. So, okay. Okay. So, meron na akong panibagong document window o tinatawag nating artboard. Ayan ay artboard. Matadaanan natin yan kung paano magdagdag, magbawas ng artboard sa mga next lessons natin. Okay? So, next is artboard. Ayan. Artboard dyan. Itong may text ko. Itong may puting box. Kalabas, artboard. Okay, ganun lang ka-basic. So, itong mga nasa side na to, ayan, mga yan na lumalabas na yan. Zoom in natin. Mga lumalabas na yan, mga kiniklik nyo. Panel bar tawag dyan. Panels. Okay, mga panels natin yan. So, makikita nyo yan, mag-a-appear pag clinic nyo yung window. Ayan yan, iba't ibang panels. Kunyari, gradient, lalabas. Window, sabihin natin, transform. Lalabas yan. Ayun, lumabas sa side ko. Kasi dito ko nilagay yung panel na yun. Pero madalas, nandito yan sa gilid lahat. Ako kasi, inayos ko na yung workspace ko. So, ganun din sa inyo. Kung aayusin nyo kung paano yung pinaka mas madali sa inyo. Alright? So, start tayo sa basic tools. Kunwari, tanggalin ko muna to dito. Yan. Ito yung mga tools natin. Okay? Ayan yung mga tools natin. Game. Si direct selection, okay, siya yung magse-select. Ayan, sineselect yung Illustrator. Se-select niya lahat. Okay? So,
ay selection tool yan. Si direct selection, siya yung magse-select ng points nyo sa paths nyo. Okay? So, maintindihan nyo yan gamitin. Ngayon, sample lang natin. So, kunwari, may line tool ako. Line tool. Yan, si line tool ha, tagagawa ng line. So, may line ako. So, pag ginamit ko si direct selection, yung point na yun, makokontrol ko. Yung certain point na yun. Pwede ko i-select sila pareho para galawin. Or pwedeng isa lang yung maseselect ko. Okay? So, wala kayo nakikitang line ngayon dyan. Guide lang yan. Yung path na yan. Kasi, wala tayong nilagay na outline o tinatawag ni Illustrator na stroke. Okay? So, yun. Next is... ano bang okay na? Selection tool. Ito yun. Selection. Select natin lahat. Lagyan natin na stroke kung gusto natin. Tabaan natin na stroke muna. So, yan. So, okay. Ang bilis lang din niya. Gets na natin agad yan. Okay? Tapos, next is, simulan natin kay pen tool. Ibalik natin ulit yung understanding kay pen tool. Kasi, mas madalas yung gagamitin si pen tool kapag nag-illustrator kayo. Okay? Explain ko yung ibang tools. Pero, ito muna ang mga inuuna kong tools. Ito yung mas gagamitin yung tools. So, pen tool. So, si pen tool, ano siya? Meron siya tinatawag na mga Bezier curves. Okay? So, curves na lang itawag natin. Spell ko muna yung Bezier. Bezier curves. Okay? So, madalas, ayan. Oops, sorry. Pusin natin ulit. Lapit ko para mas zoom in na natin makikita. Okay? May Bezier curve siya. So, gagamitin ko muna to. Usog ko dito. Gagalaw ko lang ha. So, yan. So, si pen tool, may mga curves siya. So, curves na lang tawagin natin. Curves, points, and paths. Sulat natin mabilis dito. Meron siyang points, anchor points, and mga paths. Okay? Sorry. Ah, sorry. Paths. Yan. Oops, sorry. Okay, balik natin ulit. Sensitive siya. Alright. So, meron siyang ganyan. Points and paths. So, game. So, kailangan natin makontrol yung mga points and paths ni pen tool. For example, click nyo dito, isang click. So, meron na kayong point. Meron na kayong point, anchor point. Then, pag click nyo dito, walang mangyayari, isang straight lang siya. So, dapat i-hold click nyo para mapalabas yung curves nyo. Mga Bezier curves nyo, yan. So, makikita nyo magkaka-arm. Magkaka-arm siya, okay? Or magkakaroon ng handles. So, pwede nyo i-click yung para magalaw natin yung mga points and paths. Pwede nyo i-click yung alt or slash option kapag Mac kayo. Tapos, and control slash command kapag Mac. Okay? So, ayan ang tatandaan yung shortcut. Game, ano bang ginagawa ni alt? So, gawa ulit tayo ng pen ha, para mas magets natin. So, ano bang ginagawa ni alt? Hold para lumabas yung ano, or... So, ano bang ginagawa ni alt muna? Si alt, ginagalaw niya yung mga handles, okay? So, pwede niya rin burahin. Buburahin niya yung handles, okay? Si command, or si control, gagalawin niya yung dalawang handle na yon at yung anchor points. So, okay? Si alt, ginagalaw niya individually yung handle. Ayan, nagagalaw niya individually. Tapos, alt natin, nagagalaw niya individually. Okay? Tapos, si command or si control, magagalaw niya yung point. Tapos, magagalaw niya rin yung, oops, sorry. Yung mga handle sabay. Okay? So, game. Ulit tayo. So, pen tool, game. Dahil mahilig siya mag-curve, titignan nyo kung saan yung curve. Kunyari, tinaas nyo. So, magko-curve siya basically sa taas. Tapos, ibababa nyo. So, ayun, magko-curve siya. So, taas. So, ganyan. Okay. Tandaan nyo, mas konting point, mas okay. So, meron mga complex, pati kundi curves. Okay? Meron tayong mga simple and complex curves na tinatawag. For example, ito, gagawin natin, simple curve yan. Gawin natin pataas. Simple curve yan, di ba? So, gawa tayo ng parang snake. So, simple curve yan. Okay? So, magtataka kayo ba't ganyan? Kasi naka-fill tayo. Ito lang yan. Pwede nyong gawing stroke.
Pero dapat i-select nyo muna. So, selection tool, then click, then gawin yung stroke muna. Okay? So, yan. So, simple yan. Pag complex, syempre, logically, mas madami. Mas complex na nangyayari. Okay? Mas complex yung curves nyo. So, tutunan yan sa paggamit. Every time yung gagamitin yan, lalaman nyo kung ano yung simple. Pero, mas maganda kung mas konti yung points nyo. Kaya, dapat nyo matutunan kung saan mapupunta at makontrol yung mga points and paths nyo. Okay? So, bilis lang yun. Next is line tool. So, maraming klase sa line tool pag hinold nyo. Ganun din si pen tool, pero mag-a-add lang naman kayo, mag-delete. Okay, didiscuss ko na lang yan sa susunod na lesson, pen tool. So, ayan. So, segment tool, line segment tool muna tayo. So, gagawa lang kayo ng line. Ayan, makakagawa kayo ng line. Pero, consider dyan, paths pa rin yan. Ayan, lumalabas, path. Okay, may points pa rin yan. So, logically, pwede nyo dagdagan. Pag bumalik kayo kay pen tool, pwede nyo dagdagan ng path or pwede nyo bawasan. Pwede nyo bawasan yan. Okay, tanggalin ng point yon. Okay, tapos, panagdagdag ako kunwari ng maglaline ako. Kuha ako ng line. Magdadagdag ako kunwari ng points ko, ng anchor points. Okay? So, ang paggalaw dyan, si direct selection. Itong A. So, dapat din alamin yung shortcut nyo. So, magagalaw nyo na siya. Okay? Tapos, syempre, by that, pwede nyo i-delete. So, nawala yung isang nagko-connect dun. Okay? So, pwede kayo mag-select ng 2 or more. O kaya click, then shift. Click, then shift. Para ma-select ng individually, then delete nyo. Okay? So, yun na muna tayo. Delete natin. So, kung gagamitin nyo to, pag hinold nyo, oops, si arc tool kunwari, gagawa lang siya ng arc. Diba? So, ayan. Gagawa siya ng arc. Arc. Pag shift nyo, mako-constrain yung proportion. Okay? So, ganun kabilis lang. Shape tool, ito. Madalas nyo rin gagamitin to. Yan. Okay, rectangle. Diba? Oops, sorry. Nagalaw ko. Rectangle. Rounded. Okay. Circle. Okay. Delete. So, game. Balik tayo dito kay selection tool. Kunwari, nakita nyo kanina, meron tayong sabihin nating square. Okay. Selection tool. Nakita nyo yan. O kaya, ito. So, pag ganyan, igagalaw. Makikita nyo yung icon. Pag ganito, enlarge or liliit. Okay? Enlarge or liliit. Okay? So, kung gusto nyo makonstrain na perfect square pa rin siya, yung same sides lahat, pare-pareho, imbis na ma-stretch, katulad na ganyan, maging rectangle, i-shift nyo lang. I-hold nyo lang yung shift key sa keyboard nyo. Okay? So, pag ito naman, rotate, ibig sabihin yan. Ayan, rotate. Okay? Tapos, ang amazing sa mga bagong Illustrator na CC, lalabas ito. Kung naka-CS lang kayo, wala kayo nitong mga to na nagra-round. So, game, sample na natin. Ayun, no, magra-round siya. So, kaya pa maging circle. Okay? So, may points pa rin siya and may path siya. Pwede nyo pa rin dagdagan. Again, magdadagdag na naman tayo. Dagdag. Then, pwede natin galawin yun. Ayun, no, nagalaw ko. Tapos, pwede pa rin tayo magbawas. Ay, ayoko pala nun. So, kiklik ko itong direct selection or letter A. Then, delete. So, okay. Delete. Mati-delete siya. So, pwede nyong gawin din, i-minus nyo. Hindi niya i-delete, babawasan niya lang, ibabalik niya lang yan sa dati. Ayun, no, binalik niya sa dati. Pag minus nyo, pag delete, anchor point niya yan. Okay, iba yung delete talaga ng point sa binawasan nyo lang. Okay? So, pwede rin nyo rin pala, kalimutan ko kanina discuss, pwede nyo rin select yung isang point tapos gamitin itong dot kapag bago Illustrator nyo. Okay? So, ganun ka basic lang. Yung mga shape, paglalaroan nyo yan. Okay? Select ko dyan. Yan. Tapos, pwede ko pang galawin yung handle. Oh. Select ko ulit. Magagalaw ko yung handle. Okay? Pwede kong dagdagan. Sana, nakagawa ako ng biomorphic. Anyway, delete. Next is paintbrush tool. Nakita nyo kanina ginamit ko itong text. Text lang yan. Makapag-type kayo. Hello, kaibigan. Okay? Tapos, ayan. May iba't iba yan. So, self-explanatory yan. I-research nyo yan or gamitin nyo. Okay, matakot paglaruan muna yan. So, kunwari, sabihin natin vertical. Vertical. Hello. So, okay. So, madi-discuss ko yan sa
type lesson natin. Pero ngayon, puro sa tools muna lang na basic. So, ito, paintbrush tool. Okay? Pwede kayo mag-paintbrush. So, mas maganda to kapag naka-pen tab kayo. Okay? Madi-discuss ko yan sa paintbrush tool sa susunod na lesson. Pag yan yung gagamitin. So, next is, yan. Pencil tool, smooth tool, yan. Makikita nyo yan. Kunyari, si shaper. Sabihin natin, meron kang bilog. Pag shaper tool mo, masi-shape mo siya. Pag ayan yung gamit mo. Okay? So, ayan. Automatic siya. Kunyari, gagawa ka ng square. Si shaper tool, gusto niya mag-automatic. Okay? So, delete natin to mga to. Again, shaper tool. Kunyari, pentagon. Perfect pentagon. Ay, hexagon na gawa niya. Pentagon gusto kong gawin. Ayaw niya mag-pentagon. So, hindi niya matitake yung drawing. Anyway, yan lang yan. Okay, next is pencil tool. Ito, madalas yun rin magagamit yung pencil tool. Explain ko yung susunod. Tapos, si smooth tool, kunyari yan. Nakita niyo yung jagged edge na yan. I-smooth niya yan. Tutulungan niya kayo mag-smooth. Especially kapag may mga lines kayong hindi okay na jagged, tutulungan kayo. For example, samplean lang natin. Oops, nag-auto-smooth siya. Kaya na lang. Yan. So, pag ginamit niya yung smooth tool, tutulungan niya kayong smooth. Basta dapat selected yung ano nyo. Selected yung mga paths nyo. So, pag-select itong dalawa, di ba? So, yan. Okay? So, next is path eraser tool. So, path eraser tool, erase niya lang yung certain path na yun. So, okay, ayun o. Dinelete niya. Dapat selected. So, deleted na yun. Okay? Next, yung ginagawa ko pala, kunwari gumawa ko ng any object, any element. Pag naka-select yan, pag naka-deselect, hindi gagana yun ah. Pero pag sineselect nyo, pwede nyo delete pag ayaw nyo na. Okay? Or control Z. So next is, gawa tayo ulit circle, for example. Next is, itong eraser tool. Ayun o, ni-erase niya. Pero naidagdag na pa dahil solid yan. Nanggaling siya sa solid na shape. Okay? Siyempre, logically, pwede rin yan sa mga pencil tool or brush tool. Okay? Pag in-erase nyo. Ayan, na-erase siya. Pero maganda, vector pa rin yan. Hindi katulad ni... Individually nyo magagalaw yan pag in-erase nyo. Hindi katulad ni Photoshop. Nandun lang. Tsaka kailangan nyo pang yan. No? Tapos hindi nyo may edit. Kunyari ito, gawin kong palitan ko ng kulay. Palitan ko kanyari ng kulay. Balik ko sa black. Yan. So, ayan o. No? Individual na siya dahil in-erase nyo. Okay? So, pwede ko pang ayusin yan. Mga stroke size niya. Pero next time yun. So, next is, saan na tayo? So, okay, ngayon, si scissor tool gagamitin natin. Okay, so, kunyari, drawing kayo. Dapat, sa mga certain point lang yun para magamit nyo si scissor tool. Hindi sa end, hindi sa simula. Okay? So, makita nyo naman, lalabas lang siya dun. So, naputol niya na. Kinat niya lang. Diba? Kanina isang solid yung ginawa ko. Okay, delete. Tapos next is si knife. Parang scissor din yan. Pero si knife, ginamit nyo, ayun. So, ayun na siya. So, okay. So, okay, balik tayo sa ginawa ko. Mabilis lang. Okay, i-isolate ko. Ang tawag dito isolation kapag dinouble click nyo. Pag dinouble click nyo, magi-gray. Ayan o, magkukulay gray lahat ng part. Tapos pwede kayong umalis sa isolation kapag clinic nyo itong back. Okay? May explain ko yan every time. Gagamitin nyo isolation every time as we go along our lesson. Okay? So yan, game. Sample ng isolation. Paano ko in-isolate? Okay? Kunyari, nag-knife tool ako. Nakaselect ka yung object. Nag-knife tool ako kunwari. So, diba? Individually magagalaw nyo. Kasi naka-knife na yan. Pero pag re-noop nyo yan, for example, right-click, group, okay, sila pareho magkasama. Pero pag in-isolate nyo, tignan nyo tong hello kaibigan ko ha, magkukulay gray yan kapag in-isolate ko. So, ayan, ibig sabihin, sila lang yung nakikita nyo. Hindi nyo magagalaw yung iba kahit saan kayo mag-click. Nag-exit isolation, pero huwag kayo mag-exit. Yan, double-click lang yung isolation. Tapos, to go out, double-click ulit. So, okay, ganun yung isolation. In-isolate nyo yung mga objects nyo. Alright? So, okay. Balik ulit tayo dito. So, meron tayo nitong parang mountain. Okay?
So gamitin natin tong rotate tool. Pag rotate, iro-rotate niya. Okay, rotation tool. Pero kapag naka-selection naman kayo, madaling gawin yun eh. Anyway, kapag reflect, kailangan yung i-double click yung reflect. Katulad niyan, double click. Tapos, lalabas ito. Lalabas yan. Horizontal, vertical, okay. Tapos angle, pwede nyo galawin. Pwede nyo rin i-preview. Kunwari, preview ko. Vertical, horizontal, angle. Ayun o, gagalaw siya. Okay? So, tapos, pag okay na kayo sa ginawa nyo, sabihin natin na reflect nyo na, okay nyo na. So, ayun na siya. Reflect na siya. Okay? Tapos, tool na ito, scale. So, it suggests scaling tool. Lalaki, liliit. Lalaki, liliit. Okay? Tapos, shear tool. Yan. Ganyan siya. Okay? Pwede nyo click yung shift kung gusto nyo yung steady. So, kunwari, sa text, gagamitin ko yung shear tool. Diba? Tapos, kunwari, type ko dito. Text tool ako. Select all. Supreme. Panis. So, supreme. Okay? So, ayun. Ganun kabilis. So, as we go along the way, pag-aaralan na natin tong iba't ibang tools na lang. Okay? So, yan. Okay? So, last. Ano ba pwede yung last na ito? Okay. Itong last na munang tool na ituturo ko, kasi masyado na mahaba yung video natin, siguro itong mga with tool na to, pag-clinic nyo. Okay? Sobrang saya niyan. So, pag-clinic nyo, tapos, with tool, kunyari, ayun o, naayos nyo yung width nung stroke. So, balik natin, gawin natin solid. Pag ginamit nyo naman yung warp tool, mawawarp nyo sa gusto nyo. Kapag yung twirl tool, matutwirl nyo. Ayun o, natutwirl siya. Kapag yung plucker tool, mapaplucker nyo. Parang sinasuck in sa gitna, plucker siya eh. So, mag-experiment kayo dun sa paggamit nun, okay? Yan, ay. Tapos, oops, sorry. Na-double click ko. So, yan. Marami yan. Crystallize tool. So, okay. Sa tingin ko, yun na muna mga tools na yun na sinabi ko para mas mabilis din yung video at the same time, syempre, para mas ma-absorb nyo muna. Okay? Next time, as we go along our lesson, tsaka ko i-discuss yung mga ibang tools na hindi natin na-discuss. Okay? Sige, maraming salamat.